Hi everyone! Welcome to Solitech Reviews. So, nandito sa atin ngayon guys yung Poco F2 Pro. Ito guys yung pinakabago nilang flagship killer. So, mirror lang to guys nung K30 Pro na nareview na natin last month. Ito yung link niyan kung gusto nyo i-click. So, titingnan lang natin ngayon guys kung meron bang difference tayong makikita dito sa Poco F2 Pro compared sa K30 Pro. At pag-usapan na rin natin yung updated na battery life, charging time, at AnTuTu benchmark score ng Poco F2 Pro. Tsaka ipapakita ko na rin yung ibang bagay na hindi ko natakal dun sa full review ng K30 Pro. Start tayo! Okay, before tayo mag-start guys, gusto ko lang muna magpa-thank you sa ating sponsor, ang Cinco. Meron sila guys bagong microphone, itong Mic D30 Professional On-Camera Microphone. Cardioid yan guys. At yan na mismo guys yung ginagamit ko dito sa video na to. So maraming salamat sa kanila kasi updated na yung mic natin. So itong Mic D30 guys ay merong gain adjustment dial. Meron ding RAMs o real-time audio monitoring system. Meron ding low-cut filter para sa mga maliliit na noise na pwede nating masama sa background. At yung kanyang output guys ay USB Type-C na. So meron siyang dalawang cable na kasama, USB-C to DSLR camera at USB-C to phone camera audio jack. So makikita nyo naman guys na pang professional na talaga yung microphone nito. So nandyan guys yung link nila sa description sa baba kung gusto nyo i-check itong Mic D30 microphone ng Cinco. Okay, so unang-una guys na mapapansin natin dito sa Poco F2 Pro ay yung kanyang box. So makikita nyo naman talagang parang Poco Phone F1 na siya kasi black na rin tapos may yellow accent. Poco dun sa taas, F2 Pro sa gitna. At syempre 5G branding, high-res audio. At dito sa ilalim guys makikita natin yung variant na pag-uusapan natin ngayon. Itong 6GB, 128GB na variant. At yung kulay ay cyber gray. Okay, so open na natin to guys. Okay, so katulad pa rin ng dati, meron tayo dito ang document sleeve na merong SIM ejector tool, documentations, at saka yung kanyang case. So ito guys yung unang difference na mapapansin natin dito sa Poco F2 Pro. Ito guys ay yung kanyang kasamang free case. So kung maalala nyo guys dun sa K30 Pro, hate na hate ko yung case na kasama dun kasi bukod sa matte black, madaling madumihan, matigas pa siya. So may possibility, maliit lang naman pero meron possibility na magasgas yung K30 Pro mo kapag ginamit mo yung case na yon. Dito naman, sa Poco F2 Pro, transparent na siya, parang jelly case guys na matigas. So, hindi gasgasin, hindi rin dumihin. Plus guys, soft yung gilid. So, hindi magagasgas yung phone natin kapag ginamit natin o sinuot yung case na to sa Poco F2 Pro. So, good news yan. So, ito na guys yung phone. Guys, tingnan nyo naman. Ang ganda ng cyber gray. Parang ito guys yung pinaka-paborito kong kulay dito sa F2 Pro series guys. Kita nyo naman, hindi rin siya fingerprint magnet. May mapapansin kapag malapitan. Ayan o. Pero ang dali niyang linisin tapos hindi ganun ka-obvious yung smudges. So mag-enjoy tayo dito. Tapos ganun pa rin guys yung camera setup niya. Ayan o. Quad camera setup pa rin. Tapos dito sa taas yung audio jack, microphone, yung pop-up selfie camera, plus yung IR blaster. Dito naman sa ilalim guys, andyan yung SIM tray, USB-C port, microphone, tsaka speaker grill. Tapos dito sa right side guys, yung volume rockers plus yung kanyang power lock button. So makita nyo naman, may red accent na, gustong gusto ko rin yan. Standout na standout guys, yung kanyang power lock button. At sa ilalim ng box guys, lastly nandyan yung USB-C cable tsaka yung kanyang 33 watts na fast charger. Okay, so far guys, dun sa unboxing natin, itong case pa lang yung unang difference na nakita ko. Pero guys, yung mga makikita kong maliliit na difference dito sa Poco F2 Pro compared sa K30 Pro ay based lang sa naobserbahan ko. Ha. Pero ang suggestion ko sa inyo, panoorin nyo yung full review ni Sir Rich Montan ng Gadget Sidekick at Xiaomi Review dito sa Poco F2 Pro at ni Sir Janus ng Pinoy Tech Dad kasi meron din silang sasabihin na mga ilang difference tungkol sa phone na to na baka hindi ko masabi. Okay, so full setup na siya guys. So una nating alamin ay kung same pa rin ba yung AnTuTu benchmark dun sa K30 Pro na review natin. So bago natin i-start guys yung AnTuTu benchmark, konting recap lang dun sa chipset na nandito sa Poco F2 Pro. Meron siyang Snapdragon 865 7nm plus.
Okay, so total score natin guys ay 566,872. So, konting comparison lang dun sa AnTuTu benchmark score ng K30 Pro, 589,709. Mas mataas lang yung dun sa K30 Pro dahil yung ginamit na version ng AnTuTu dun ay version 8.3.2. Dito sa AnTuTu benchmark natin ay version 8.3.4 na. Kaya 566,000 na lang yung score niya. Pero guys, flagship score pa rin yan para sa isang phone. At sa gameplay guys, ganun na ganun pa rin. Ang ganda ng graphics, may motion blur, lahat ng graphics na generate niya dito sa Asphalt 9. Sobrang smooth, walang lag, walang frame drops. Sobrang ganda ng experience dito sa F2 Pro at K30 Pro. Tapos wala pa siyang punch hole camera, wala siyang notch. Kasi meron siyang pop-up selfie camera, so mas immersive yung gaming experience natin dito. Okay, konting insight lang guys na tungkol dun sa storage ng F2 Pro tsaka K30 Pro. Yung 6GB na variants o variant nitong F2 Pro ay naka UFS 3.0 lang. Samantalang yung 8GB ay 3.1 na, UFS 3.1. Plus, LPDDR4 yung sa 6GB, LPDDR5 naman sa 8GB na version. So, suggestion ko sa inyo guys, kung bibili kayo ng F2 Pro o K30 Pro, make sure na naka 8GB kayo para max na max talaga guys yung performance. Okay, pagdating naman guys sa camera, same na same pa rin dun sa K30 Pro. 64 megapixels na main shooter pa rin na merong Sony IMX686 na sensor. 5 megapixels telephoto macro camera, 30 megapixels ultra wide camera at 2 megapixels depth sensor. At itong selfie camera niya guys ay 20 megapixels. At ito naman guys yung new images na nakunan dito sa F2 Pro. Ako, yung hindi ko guys naipakita sa inyo dun sa K30 Pro na full review ay yung speaker test. So, itest natin ngayon yung speaker ng F2 Pro. So, okay naman guys yung sound quality ng speaker niya. Hindi lang siya stereo speakers guys. Isa lang yung kanyang speaker dito sa ilalim. Okay, last na update guys ay yung battery life. So, meron pa rin siyang 4,700 mAh na battery na capable sa 33 watts fast charging. At sa test na ginawa namin guys, umabot ng 16 hours and 40 minutes guys na screen on time. At sa charging time naman guys, 20% to 100% inabot lang ng 53 minutes. Ito pa guys yung hindi ko nasabi dun sa K30 Pro. Saan nyo ba pwedeng bilhin yung F2 Pro? At magkano rin ba yan? So, ang official price nyo guys ay 26,990 pesos para dun sa 6GB, 128GB na variant at 29,990 pesos naman para sa 8GB na RAM at 256GB of internal storage na variant. At mabibili nyo yan guys sa Xiaomi official store sa Shopee. Nandiyan guys yung link sa description sa baba kung gusto nyong makita. So yun muna guys, so yun ang ilan sa mga nakita nating difference dito sa F2 Pro. Actually parang wala nga halos eh. Same na same lang talaga sila ng K30 Pro. At before tayo magtapos guys, gusto ko palang sabihin at i-announce na rin officially na meron na tayong website guys, Sulitech Reviews.
www.ipsychology.com. Sana i-visit nyo yun, guys. Onti pa lang naman yung laman, pero syempre dadami pa yan ang dadami. So please visit sulitechreviews.com everyday sana kung pwede lang naman para makita nyo kami bagong articles kami na nilagay doon. Plus, meron guys yung page o dedicated page para sa gadgets na recommended ko. So meron na yung links sa Lazada kung gusto nyong bilhin. So hindi na kayo maghahanap sa Lazada ng trusted store. So yun muna, maraming salamat ulit para sa samot-saring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.